Hi guys, Razel here. Welcome back sa channel natin. If napanood nyo yung previous video, alam nyo kung ano itong magiging video natin ngayon. And also, nasa title din siya. Sasabihin ko sa inyo guys kung ano yung trabaho ko, kung paano ko siya nakuha, kung ano yung mga pinagdaanan, yung proseso. I will do my best to give you guys as much information as I can. So, hindi ko na siya papatagalin. Ang trabaho ko guys ay isang call center agent dito sa Adelaide. So, sa Adelaide ako nakabase. Telstra. So, I know yung iba sa inyo familiar kasi meron din tayong Telstra na call center sa Pilipinas. Meron sa Cebu, meron sa Manila, meron, hindi ko na maalala kung nasaan yung iba. Yun yung trabaho ko and sasabihin ko sa inyo guys yung journey, kung paano ko siya nakuha and kumusta yung trabaho, kumusta yung experience. Just to give you a quick overview, na-mention ko na to sa previous vlog ko, pero I started applying for a job around mid to end January. I know on my previous vlog I said around end of January and I went back to my emails and I actually realized it's around mid to end January. Nag-apply ako para sa trabaho na to sa seek.com.ph. Pero sobrang daming website na ginagamit ko noon guys para mag-apply ng trabaho. Not just Seek, I also use like Career Jobs ata. Basta, hindi ko na maalala yung iba, pero lahat ng mga websites na pwedeng applyin ng trabaho, na-try ko na yan lahat. Every single day, meron akong pinapas na resume, either online or based nga sa vlog ko, pumupunta ako like physically sa mga shops para mag-hand ng resume. So, walang tigil talaga. And it took me around a month to find a job sa city na sobrang high yung unemployment rate that time, ha, mataas talaga yung unemployment rate nila. For me that was like quick na makahanap ka ng trabaho like within 1 month lang, pero again wala akong tigil, like sobrang dami kong sinisend na resume online and in person during that time. Now yung trabaho ko is direct siya sa Telstra, hindi siya agency kasi merong TSA, which is an agency. Isa ako sa mga sobrang blessed na yung natanggap ako is yung direct kasi yung agency mababa yung sweldo compared sa direct. So I'm so happy, though hindi ko to alam guys nung nag-apply ako kasi wala akong kaalam-alam na may TSA pala, wala akong kaalam-alam na may direct pala. Nag-apply din ako sa TSA kasi kahit anong trabaho, like as long as kaya ko, gusto ko. And call center talaga, I am very confident na magagawa ko siya. Kasi call center agent din ako sa Philippines for almost 2 years din. I worked sa Qualphone pala guys, sa Cebu, sa IT Park. So, hello sa mga taga Qualphone dyan. Pero yeah, alam ko na I'm very capable of doing the job. Kasi nga may experience ako. Sa lahat ng in-applyan ko, gusto ko talaga call center. Kasi though nag-a-apply ako sa mga shops, parang mas prefer ko na hindi ako nakikita ng tao kaysa sa nakikita ako ng tao, which is weird kasi I'm on YouTube. Mas prefer ko na phone na lang tayo, walang face-to-face. Though again, nag-apply din ako sa mga jobs na yun kasi nga gusto ko din naman siyang itry. Anyway, interview process. I remember I received an email and the process was mag-send ako ng video. So it was an online interview. So may question, tapos sasagutin mo siya. Every answer, isend mo yung clip. So, after hindi ko na alam kung ilang days, tinawagan nila ako and sabi nila nakapasa ka sa online interview, which I was so happy about. And sabi nila, ano, punta ka sa office namin for a final interview. And sa naalala ko, marami kami noon, siguro 20 kami sa isang session lang, ha. And they have multiple sessions a day. And it's like a week or 2 weeks as well na interview. So alam ko talaga na during the final interview process, may matatanggal at may matatanggal. So ako, I'm putting my best foot forward kasi sa lahat ng in-applyan ko, ito yung pinaka gusto kong makuha talaga. Kasi yung main goal ko din talaga is makakuha ng experience. And to have a work experience sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa Australia, like, I'm in. So, I was putting my best foot forward na parang I need to get this job. By the way, yung work experience ko nun is yun nga, call center agent sa Philippines, almost 2 years. Tapos, yung executive assistant na trabaho ko when I was in the US, and that was like a year. Yun yung experience na baon ko. 20 katao, diba? So, mag-uusap-usap kayo. Meron akong nakasabayan dun sa interview namin. Pilipina siya, guys. Meron siya experience sa Philippines. Mahaba yung experience niya. And meron din siyang experience sa Singapore. I think, like, hindi ko na maalala. Basta, like,
9-10 years experience. Tapos ako parang nanliliit ako, pero hindi ko pinapa-obvious kasi nga, diba? Like, kailangan mo maging confident ka tingnan, lalo na kapag may mga kasabayan kang iba. Tapos si Kanika, kasabayan ko si Kanika noon eh. Her experience is like more than 10 years ata. Tapos team leader siya sa isang call center sa India. So, alam mo yun, yung mga experience nila over-over. Tapos, yung ibang mga Australians, may experience din sila sa call center din na dito sa Australia. Sabi ko, kailangan ko talaga, like, sobrang galingan. Kasi kung experience lang ang batayan, parang ako yung pinaka-dihado. Tama ba yung Tagalog ko? So, yun, pumasok na kami sa building, pumasok kami sa room, and pumasok itong mga head ng like certain department churva-churva within Telstra, may mga team leader din. Sila pala yung mag-i-interview sa amin. Inintroduce nila yung mga sarili nila and yung mga experience nila, kung ilang taon na sila sa Telstra, blah, blah, blah. And napaka-inspiring pakinggan na galing sila sa phones talaga, which yun yung ina-applyan namin. Tapos ngayon, team leader na. So, very inspiring. Like, parang mapapaisip ka ba, wow, like, it's possible. Gusto ko din maging ganyan. Hindi pa siya individual interview, group interview siya. Before nitong interview na to, naka-experience na ako ng isa pang interview, which is kind of like a mass group interview as well. Pero ibang trabaho yun, ano siya, staff ng isang bookstore sa loob ng school. So ito iba siya, pero mas sobrang kakakaba siya. Kasi yung trabaho, gustong-gustong-gusto ko talaga siya makita. So, gusto ko talagang magpasikat. So, introduce yourself na. So, introduce ko yung sarili ko. Sinabi ko yung experience ko sa Philippines. Sinabi ko din yung experience ko sa US. Sinabi ko din na I just got engaged. Kasi we just got engaged then. And sinabi ko sa kanila na I will get married in April. So, kapag tinanggap niyo ako, like maybe during the training session, like, I will get married. And nung pagkasabi na pagkasabi ko nun, sabi nila, oh my gosh, congratulations. So parang hindi ka na makakalimutan. You just got engaged, tapos ikakasal ka pa. I also mentioned na nag-YouTube ako just for them not to forget me. So sinabi ko din na nagfi-film ako ng videos. Kasi totoo naman, nagfi-film talaga ako ng videos. I was uploading regularly then. So after nung group interview, meron kaming, what do you call this? Parang practice. Dito na talaga kami sa building where nagtatrabaho yung mga tao, ha. Like, people were taking calls. And pumunta lang kami sa, like, vacant na room para gawin yung, like, practice nga. So, yung mga team leader, yung mga head ng something, tatawag sila sa phone kung nasaan ka, yung room na nandun ka. Magpre-pretend sila na customer sila. And, of course, papakinggan ka nila on how you respond to customers, on how you are over the phone. Sinasabi ko lang sa sarili ko na kayang-kaya mo to. Like, I act as if sobrang confident ko na inside sobrang abot langit yung kaba ko. So, iniisip ko, sanay ka dito. Tumatawag sa'yo si Dan every single day, multiple times a day. Kayang-kaya mo to. And I did it. And I feel like I did well. I didn't do great because ganyan naman talaga ako sa sarili ko. Parang you could have done better, but I was fine. Yung pinaka-final interview that day was individual interview. So, yung nag-interview sa akin si Sam. I don't think he's watching this video, pero hindi ko siya makakalimutan. Kapag mga ganyan, guys, nagiging emotional talaga ako. Para akong tanga, kaya nga naiinis ako sa mata ko kasi kahit na anong mangyari, tumutulo or nagiging teary-eyed talaga ako. That time, sobrang pinipigilan ko talaga, guys. Though, nag-teary-eyed pa din ako, pero sobrang pinipigilan ko yung sarili ko na maiyak. Hindi ko alam kung bakit ako laging naiiyak. Wala lang, mga normal questions. How long were you working in a call center sa Cebu? How was it? Mga ganun. Pero for some reason, I was teary-eyed. Para akong tanga. But I feel like I did well. Sam told me na you did very well. That day was over. I vlogged that day as well. So sinabi ko sa inyo na tapos na yung interview. Sobrang kinakabahan ako. I did not expect anything from that day. Kasi nga feeling ko like I did okay, not great. Nung pagdating ko ng bahay, I still applied for jobs. Nagsisend pa din ako ng resume online. Like nire-refresh ko pa din every minute, every second of the day yung mga websites just to see kung merong bagong nag-opening na trabaho. Siguro it was few days or a week later, I heard from them and they told me na, do you have any trips planned for the next 6 months? Yes. Our honeymoon was planned right after our wedding. So, wedding namin ni Dan, April 1, diba? Hindi ko naman kasi alam na makakakuha ako ng trabaho agad. April 1 yung wedding namin, which happened to be Saturday. So, okay lang kasi sa training wala namang weekends. Pero we booked our Japan honeymoon right after that. So right after the wedding, siguro mga a week later, aalis kami for Japan. That's all booked. Like, accommodation, book na lahat. So sabi niya,
kung tatanggapin ka namin, hindi ka pwede mag-holiday kasi training yan. So sabi ko talaga, kailangan kong kausapin si Dan before ako mag-uo sa inyo. And I know na very risky yung move na yun guys. Kasi diba, ang daming nag-apply. Kapag sinabi ko na I'll get back to you, they could have just, like, you know, call the other person na kasunod siguro sa akin para sabihin na ikaw na lang instead of siya. So sabi ko sa kanya, can you give me time? Kakausapin ko lang yung fiance ko kasi hindi ko alam kung papayag si Dan na i-cancel namin yung honeymoon namin para lang makakuha ako ng trabaho. So kinausap ko si Dan. Si Dan sobrang supportive niyan sa akin, guys. Sabi niya sa akin, walang pressure. Like, wala naman kasing pumipilit sa akin na magtrabaho. Ako lang talaga lahat yun. Gusto ko lang talaga na gawin siya for myself. Sabi niya sa akin, wala akong problema kahit na anong piliin mo. Pero nag-share siya ng mga thoughts niya. Kapag tayo nag-honeymoon, like, you know, we will have fun. We will be able to go to Japan na sobrang gustong-gusto ko talaga puntahan. Or kung gusto mong mag-uo sa trabaho, okay din. Kasi sa lahat ng in-applyan ko, yun talaga yung gustong-gusto kong makuha. I chose my job kasi nga sa lahat ng in-applyan ko, siya yung pinaka-gusto ko. And hindi ko alam kung kailan sila mag-hire ulit. So tinawagan ko sila a day later and sabi ko, yes, like, you know, mag-yes na ako. Sobrang kinabahan ako nung tinawagan ko sila kasi nga, baka pagtawag ko sa kanya, sabihin, oh, may napili na kaming iba, sorry. Pero luckily, hindi naman. Sobrang babait nila, guys. So yun, nakuha ko na yung trabaho and I'm so happy. So siguro parang na-finalize na nakuha ko yung trabaho mga end of Feb. Pero yung training namin nag-start sa March and I think it was around 2 to 3 months na training. Ang nagustuhan ko sa Telstra is very diverse. Merong iba-ibang race talaga. Like, ako lang yung nag-iisang Pilipina. May mga Indians, siguro tatlong Indians sa isang grupo. Training was fun and then I started working. So, I was on the phone. So, yung trabaho ko is kapag nagde-disconnect yung customer, tina-transfer nila sa amin. And we try to save the customer. Of course, meron kaming mga targets like sales targets, mga sales targets din. First few months, sobrang nangangapa ako. Hindi ako marunong magbenta kasi nung nagtrabaho ako sa call center before, wala namang mga sale target like activating a phone yung akin eh. Siguro mga after 2 months of being on the phone, alam ko na magbenta, so nakakabenta na ako, guys. And to think yung department namin is para sa mga taong magdi-disconnect ng line, tapos nakabenta ka pa sa mga taong gustong mag-disconnect. Parang it's a big thing, diba? So yun, nami-meet ko yung mga target. And ang maganda sa kanila is kapag na-meet mo yung target mo, or like above the target, may bonus ka. So I get bonus, hindi naman sa pagmamayabang, pero every bonus time, meron talagang laman yung bonus na ano ko, check ko. Kasi nami-meet ko din naman talaga yung targets all the time, which is great. So yung first na account ko was consumer. Yung mga residential ba, hindi business. Now, nag-move ako ng business, guys. Kinausap ako ng manager ko one day. Sinabi niya, like, gusto namin mag-move ka sa business kasi kailangan namin ng more tao sa business. And same building lang naman siya. Ibang, like, one floor higher lang. So, sabi ko, sige. Kasi yung sa business, walang Saturday and Sunday. And if you guys have been watching my vlogs, alam nyo na meron ako minsan trabaho, Saturday at saka Sunday. Kapag natatiming sa schedule ko na this week, meron kang Sabado, Linggo, I do my best to swap it with people. And luckily, nakikipag-swap naman talaga yung mga tao kasi gusto nila yung Sabado at saka Linggo kasi mas malaki yung sweldo sa weekend tapos hindi pa siya ganun ka-busy. Ako kasi gusto ko off ko yung Sabado at saka Linggo kasi off din yun ni Dan. So nung in-approach ako ng manager, sabi niya gusto ka namin i-move sa business. Nag-oo talaga ako, guys, para lang sa schedule kasi I know na hindi na ako magtatrabaho ng Sabado at saka Linggo. Though, hindi naman mahirap makipag-swap ng weekend kasi nga maraming kumukuha. Parang I just don't wanna deal with like swapping schedules anymore. So, nag-training na naman ako. 1 month yung training. After 1 month training, I moved to business. Business consultant na ako, pero same thing yung ginagawa namin. Kapag nagdi-disconnect, tina-transfer sa amin and we try and save the customer. And sa work schedule pala, iba-iba yung schedule namin. So, every week, iba-iba yung oras ng pasok. When I was in consumer, yung pinaka-early is 7:30, pinaka-late is 12:20 na start, ha? Kapag 12:20 ka nag-start, you will finish at 9 ng gabi.
I hated that schedule. Sobrang ayaw na ayaw ko yung schedule na yan. So if I have that schedule, I try and swap it to someone. Sa business naman, earliest is 7:30, latest is 10:20. And I think you finish at 7. Yun din yung isa sa mga rason kung bakit nag-move ako sa business. Kasi walang weekend, tapos hindi pa ganun ka-late yung latest shift. Meron kaming dalawang 15 minutes break. So isang 15 minutes break sa umaga, isang 15 minutes break sa hapon, and isang 30 minutes lunch break. And once every 2 weeks, meron kaming roster day off. Kasi we work, i-check ko lang kung ilang oras kami nagtatrabaho. Kasi yung total hours namin a day, including breaks, is more than 9 hours a day. So we work more hours a day, kaya meron kaming extra day off once every 2 weeks. Kasi nga, bago lang ako, entry level yung sweldo. I wasn't expecting like sobrang high naman na sweldo. Pero kung i-compare mo siya sa call center sa Pilipinas, like, sobrang laki niya. Kung i-compare mo siya sa call center sa Pilipinas. Pero kung i-compare mo siya sa ibang trabaho dito sa Australia, kasi nga entry level lang ako, like maliit siya. Kung i-compare ko siya sa sweldo ni Dan, like walang sinabi yung sweldo ko. Alam mo yun? So, pero ilang beses na ako nagka-pay increase. Though hindi ko alam kung ano talaga yung process ng like increase. So, ilang beses na din ako nagka-increase during like almost 2 years of being with Telstra. So, yun ang sagot sa pinaka-tinatanong sa channel ko, sa Instagram ko. Like, every time nagpo-post ako ng picture sa Instagram na nasa work ako, tinatanong ako kung ano yung work ko. Yun yung trabaho ko, guys. Yun yung video. I hope nagustuhan nyo. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!